Philippines. Mag-benefit naman sila kasi yun yung panghabol nila talaga doon sa isang Harley. Maybe a way para i-control din si Harley, like Cho for example, is there Popolin Kupa, pwede rin lang kunin. Although yung mga heroes na sinabi ko, all parang yung Popolin Kupa yung parang hindi masyadong napapansin ng side ng parehas na teams. Pero alam mo, napapansin ko dito ah. Haya. Pwede kasing kunin ng Onik yung Hayabusa, sasabihin ko pa lang, talagang ano na, preemptive na nilang pipiliin. Nathan kasi, nakita natin siya na ginamit ni Baloyski. Oo, oh, Baloyski. Kaganinang umaga. Kagabi. Napakita na nila yon. And sabi mo nga, Popol and Kupa, yun yung binabantayan natin ngisa. And Kufra dito, it is a direct, sabihin natin, kind of a direct answer. Pero ito yung nakakatakot eh. Nahawakan na ni Chaknu, ni Chak Mamba, yung kanyang Kufra. Mm-hmm. Which is isa pa sa mga heroes na pwedeng mag-counter dun sa Nathan kasi dahil sa Nathan wala siyang gaanong mobility, mag-close niya agad yung gap. And isa yun sa mga pwedeng magandang pang-initiate sa side ng Omega to take your down the Nathan pag wabot tayo ng late yeah. game. Excuse me. At habang Omega naman, isa pa sa mga magandang gap closers and burst pang-counter sa Nathan is yung Harley. So Harley really needs to keep an eye on his position or at least mag-delegate sila ng isa pang hero na pwedeng at least tumulong dito sa Nathan papuntang late game. Omega, Ruby pick para sa control. Maganda rin pang lifesteal, pang sustain at never ka mawawalan ng gap closer para doon sa Nathan. So I like this decision. Mula sa side ng Omega Esports. Grabe yung control, Wolf. Yeah. Tingin ko yun din talaga yung magandang answer. Eh, no? Controlin mo lang talaga yung Nathan. Kasi once na nag-ultimate yan, ang kate na ng mga frisbee niya at yung pagbabatayin late game talagang maglahat ng towers, turrets, kahit yung tanks magme-melt. Pero Wolf, you were saying something about the Ruby. Nakita ko kasi yung Kufra, para na-realize ko, grabe yung control na itong dalawang to, para nagsama yung dalawang pinakamalakas na control sa meta na to ngayon. Yan naman din ang tamang gawin kontra sa isang lineup na gano'n mula sa side ng Onyx Philippines na madaming way para tumalon. Like the Hayabusa, for example, Nathan meron din kasi mga dashes yan with the ultimate na pwede niyang gamitin, tapos may tulak din siya. At ayaw ni Nathan na lagi siyang tinatry na kontrolin. There was a ban on the Grok I heard, tapos pati na rin sa Claude. So most likely Onyx Philippines ang nagban ng Claude kasi the way I see this, Claude will be a great hero contra sa Popol and Kupa pati sa Nathan. Well, at least the damage output. Oh, Lancelot. Oh. Lance ang kinuha. Lancelot pala yun, hindi pala Claude. Okay. At may kumuha ng X-Borg, Phobius, kinuha ng ano, binanout ng OMG. And ayaw din nila mangyari yung nangyari, ayaw nila mangyari sa kanila yung nangyari kay Kyrie nung game number 2. X-Borg ang binan ng Onyx. At medyo nakakatakot nga naman kung bibigyan mo pa ng side lane na ano to. Side lane na X-Borg, kumbaga may control na nga, hindi ka na nga papaalisin in place, tapos malalas insanity ka ba? Yep. Oh, uh-oh. Combo picks picked up by Onyx Philippines. Yuzhou! Oh, yun. Okay. Control yun, no? Control pati magandang side lane para sa side ng Onyx. At isa pa sa mga pwedeng mag-disrupt dito sa may position with the stun and also with the knock-up. Pero magiging last pick dito ng Onyx is the Rafaela. So this is the movement speed that they need. Parang engage and disengage. Omega Esports, pwede sila mag-anti-sustain like Baksha or ibigay nila kay Renjo itong Ruby. Tapos gumawa sila ng something somewhere along the lines of Farsa actually para doon kay para kay Hito. It is actually sobrang deadly ng Lilia Farsa combo kung usapang burst lang. Although ang magiging resulta nun is majority magic damage ang Omega Esports. So Lunox instead. Almost the same idea. Ganun din pang burst. Ibibigay nila yan kay Hito. As Onyx Philippines, Marky will be the ones to play the Nathan. Dahil nga na-pick yung Rafaela, alam na ng Omega Esports na ang combo na duo ng Onyx Philippines sa may mid lane, which is yung kanilang position 4 and 5, is the Popol and Kupa plus the Rafaela. And ngayon, nakikita ko naman dito for the side of Omega. Tutok na tutok sila sobra in terms of magic damage. Ang dami nilang pang deal ng magic damage, and Ruby
as we can see, yung control niya kasi nadadagdagan din niya ng damage output eh. So it sabihin na lang natin baka pwedeng mawala sa isip ng Onyx dito na teka lang, may Ruby pa lang physical damage output, so kailangan din natin siyang bantayan given na tatlong bomba yung nilagay dito ng Omega, yung Harley, yung Lunox, pati si Lilia. Mm-hmm. Yeah. Pati ang taas din ng ano ng magical penetration dito ng ano yung ng side ng Omega. Yeah. So ang taas ng pick of capability kapag kapag nag-reach, pag nakuha nila kaagad yung kanilang mga level 4. So Onyx needs to keep an eye on their levels. Pati ano kasi wag kung si Baloyski, yeah, si Miko Fobe pala magiging tank dito, so wala sila gaanong hard CC except dun sa pushback ni Nathan pati dun sa disable ni ano Popol Kupa. And they use on as well. Yeah. Ang worrisome dito para sa side ng Onyx Philippines ay walang tatangke talaga ng damage output ng Omega Esports except of course yung Yuzong, pero Lunox, Lilia plus Harley, good luck. Pangtunaw ang composition ng Omega Esports. At katulad nung previous games, kapag sila yung nag-group up, mas lalamang nga sila. And Onyx Philippines, let's see what they can do again with this Nathan onto the gold lane. Mm. Marky dito, ang pinakakatapat niya sa totoo lang si Hito na nakalunok. So kailangan maging maingat ni Marky kapag nag-level 4 na yan. And Kyrie, pumasok siya dito actually para pigilan kahit papano si KLVJ at makapagharas ng onte. But still, andon sa area si Chaknu at hindi ganun magiging madali yon. Yep. At lalo kapag nag-front si Chaknu dito, ang dami niya agad disable, and that is a really difficult situation kung sakaling pipilitin nila yung ganung klaseng scenario. Pero however, dito man sa bottom lane, Renjo up against Ryota. Talagang isa sa mga heroes na mahilig lumife steal, so most of the time talagang magiging even itong lineup dito sa may bottom lane. Kaso tingin ko magiging changes lang diyan kapag naging play aggressive, pag nagplay aggressive na yung Omega eh. So once nag level 4 ka agad, especially kay KLVJ, isang deadly magic, tapos dagdagan pa ng magic damage bonus or again, magic penetration bonus dun kay Lunox, yeah, it will be a different scenario. And Kel, nabato yung deadly magic pero hindi siya nasa range para sa extra damage niya, kaya niyang ibato. Ryota, Renjo, sila na naman na magkatapat dito. Pero si Marky, talaga nag-enjoy muna siya dun sa idea na, teka lang, sakit. Wala pang ano to eh, wala pang ultimate to eh. Hindi pa ako basta-basta mapipilit na ito. And karabi nga yung ginawa kay Hito, ang ganda ng rotation na ginawa ni Kyrie, delaying further yung pag-level 4 niya. Pero doon sa may baba, may turtle tech na nagaganap, and Miko Phobia na naman yung nabigyan. Deadly magic, alam niyang tutumba na siya. Kaya ang ginawa niya dito, automatically, just went straight for the hill. At andun na nga si Ryota para kunin yung kill kay KLVJ. And this is the anti-Harley or anti-assassin basically na meta na nakita natin mula sa ibang region. Actually, ginagawa din naman ito sa Philippines. Sa Philippines, ang tinatawag na Petrify Yuzhong. The combo is very simple. Di ba naghihintay ka bago dumating yung knock-up? So para ma-set up mo yung knock-up niya, gamit yung talon ng isang Yuzhong, gamit ka ng Petrify. At fail, sure na sure, magpo-proc din yung passive at mo dahil sakto yun sa lima. At sure na magpo-proc din yung talon. Sakto rin yun sa 5 stacks. So the combo is very simple. Wala na yung mga flicker, execute Yuzhong, or the vengeance Yuzhong, Petrify na. Oh, grabe yung knock-up na ginawa ni Baloyski. Pero Lilia, eto Max, andun siya para i-secure yung kill. Now, going back, enough yung oras na yun, di ba? For whole combo. So, ibig sabihin, kahit may hat-trick ka pa para makatakas, may space escape ka, hindi pa rin talaga siya nagiging enough, no? Purify lang ang way, pwede mong way para makatakas doon, but obviously, sa isang jungler ay walang available walang na purify. Kaya mauhuli ka talaga. Ang ganda ng ano eh, no? Ng play ng Onyx. Oo. Talagang ano lang, more on aggression. But sa may bottom lane, mukhang si Ryota. Oh, nag-heal. Oh! Na-survive na yun! Max Stax! Sustain! Max wow. Stax on the passive. Doon sa may taas, si Marky ang nauna. Nakuha niya na naman yung full coverage ng shields. Na dito si Kyrie, ah. Pwede mag-rip! Now you see it! Now you don't! The Magician! Wow! Grabe! Pagalingan mag-retry! Pagalingan mag-retry!
na challenge, man. Kailangan nating no? scorean eh, no? So far in the previous game nung game 1 naka isa si Kyrie, tapos game 2 nakadalawa si Kelvin. Tapos 2-2. 2-2 na, even na. Sino mas magaling mag-retry? Retryhan ng battle. Oh. No? Type 1 if patingin mo si ilagay niyo sa comment section, type guys. Type 1 if tingin niyo si Kyrie. Type 2 if tingin niyo si KLBJ. Nagkaroon pa tayo ng poll. Oh, di ba? Wow, interactive. Napakalupit, ibang klase. Pero ano, nakikita dito nag-start na yung Omega na makakuha ng kanilang mga first big items such as the COD. Dalawa yon, si Etomax and si Hito. At nakuha na rin ng Husk Claws dito si Renzio. So we are expecting a lot of aggressive plays or skirmishes dito sa may side ng Omega. And tingin ko magiging priority dito is si Marky. Kailangan mo tagang ihintuin or at least kontrolin yan early game. Kasi kapag nag-late game yan, nako, ang hirap. Sobrang hirap niyang kontrolin or lapitan. Mm. Ngayon, Onyx. Nag-enjoy sila sa kalamangan na meron sila. I mean, in terms of the score, 2-2 ang scoreline for both of these teams. But, for Onyx, kung titignan mo yung resources na nakuha nila, may kalamangan silang kaunti kahit sa gold man lang. Pero, ang pinaka-nakikita ko dito, Wolf, Tads, is yung farm na ginagawa ni Marky. Parang uncontested siya all throughout. And ang ganda din kasi ng mga rotation sa ginagawa ni Kyrie, kaya na-delay din yung si Hito na pigilan. Pero doon sa may taas, may push na nagaganap. And for that first turret sa may bottom lane, second ang kapalit sa taas. Wow! Galing. Napakagandang mirror mula sa Onyx Philippines. Ganda rin nung read nila, ano, nila Pico Fobit sa bottom lane. Hindi na nila kinontest yung push ng Omega Esports sa may bottom lane. Hindi rin sila nagpatama doon sa potential na Tyrant's Revenge ni Chakno. Iniwasan nila totally yon kahit pa mag-concede sila ng ibang mga minions kasi ang kapalit naman ay tier 2 or ang ating inner turret dun sa may top lane. Turtle right now, magkakascore ba ulit? Ladies and gentlemen, si Chakno ang nalapitan pero walang steal na magaganap. Eto Max, gumamit ng ultimate pero wala na siyang takas dito kay La Kyrie at kay Baloyski. At sabi ni Kyrie, sige pa, gusto ko pa lumaban. Pwedeng-pwede pa to. And si Chakno naman yung hinahabol nila ngayon. At doon sa may gilid, si KLVJ. Huy! Huy! Nakakuha na isang pagkakas. We are angry! Pero sabi ni Kyrie, sige, go natin. Tingnan natin kung kakayanin. Beto. Quad Shadows nandun para i-bail out siya. Ang ganda nung ginawa doon ni Ryota going for the backlines and Marky as well with the presence of mind na hindi magpa-burst. Grabe naman yung bilis nun! Ganun. Speed lang! Speed lang! Speed lang! Yung mga frisbee, tol, talagang dinurog yung turret agad sa middle lane. At guys, 7 minutes in pa lang to. Kumbaga, yung item dito ni Marky is probably isa or papuntang dalawang big items pa lang, lalo kapag nagkaroon na ng items to. Talking about items, we have a Hunter Strike plus the Endless Battle and also the Magic Penetration Boot. So, napakatin nito with just these two items. Mabilis mag-clear ng wave talaga ng isang Nathan. And Demolition Man. Demolition Man, Marky. Hindi na hardest working to. Kasi ang bilis ka tinitakedown eh. Mamaso si Marky. Mamaso the Demolition Man, Marky Carpaccio. Kapasyo. Di Kapasyo tuloy. Dinagdagan ko ng R kasi dami niya ng Y. Ang dami na niya. Marky Kapasyo, the Demolition Man. Grabe. Si, ano, si Mr. Basag. Si Mr. Basag. Marky Basag Kapasyo. Parang ang hirap. Trabaho lang. Yung tipong babasagin yung trip mo kahit ano gawin mo. Grabe. We know it's the strength of Nathan. Kailangan niya nang i-watch out talaga. Ganito yun eh. Parang nung naglaro siya ng Sun, ganun din yung kanyang idea. Mabasag lang din nung laro siya ng show, ganun. But the Sun and Nathan, two of the heroes ngayon na nasa meta natin, pinakamabilis mag-take ng mga tore. Mas pabilis lang talaga ang isang Nathan kasi mas ranged siya. At mas mabilis lang din kanyang tempo. At dalawa na yung items niya in the span of what? 6 minutes? Kanina pa kasi naka-avarice din siya. Also the reason kung bakit din nakakalamang Onyx Philippines. 2 items sa Nathan, masakit yan. At eto na si Ryota, hinabol niya na dito si Etomax. Etomax, nagamit yung kanyang ulti, napihit. At hindi matutuloy yung engagement. Kung nakikita niyo yung Omega dito, they want to fight. Pero si Kyrie nandoon sa may likod. Oh my God! Etomax siya mabibigyan. And andito na yung Ogi Shadow Kill.
pero walang magagawa kasi siya ay mauhuli pa rin. Baloyski ang next target. Umiikot-ikot na si Renjo. The stun is there at yung ultimate. Oh. Well, not really the ultimate but the knockup from Ryota. Gagamitin niya para makatakas. Pero si Basag. Basag. Oh, Basag only. Basag Capacho. Nagang trabaho lang. Habang ang rest naman ng Omega is yung pinapwersa na kaagad yung Lord Mycophobia at mukhang hindi aabot yung damage niya. Si Renjo, naku po. Binato ng Beyblade. Ang ginawa ng Kyrie dun sa may mid lane, nakawa siya ng kill kaya ito. Kasi alam niyang wala ng ultimate, wala ng black shoes. So, kaya niya talaga mga kill. But, prepared doon si Renjo gamit yung I'm Offended, yung ultimate. Kaya naman na nuhulin nila si Kyrie. And obviously, with the chain stun that they had, hindi na nakabangon doon si Kyrie. So, that was a great punishment mula sa Omega Esports. And then, ang gusto ko talaga sa ginawa ng Omega Esports doon, nag-transition sila into the Lord Pit. Pinoke nila doon si Baloyski, nag-force ng mga flicker. Halos mapatay na rin nila. Pero alam nila na walang Hayabusa, walang Nathan, at wala ding available na Yuzhong and this Popol and Koopa, kaya free na free talaga sa kanila yung Lord. That was a level 1 Lord, so wala pantalon. But still significant, gold na makupunta sa Omega Esports at makapag-push sila ng isang lane. And looking at the items here, Marky papunta na sa BOD along with another pickup naman kay Renjo. At mas makunat na lalo si Renjo. He can absorb most of the damage output dito ni Onyx, but we're not sure yet kung kaya niya bang isustain yung damage dito ni Marky with the ultimate. At si Baloy ang nahuli. Nako. Deadly Magic. Kakayanin. Hindi kinaya. Oh, Ryota. Si Kyrie. Andito sa may gilid. At si Ryota dito. Humabol siya. And Shadow Kill. Ginamit. At hit. Oh! Pero umikot. Gumilid. Lahat na ginawa na. Hindi siya mahuhuli dito ng Tyrant's Revenge. Eto, Max. Susubukan niya pa rin kunin yung kill. Woo! What a play from Kyrie getting that exchange. Pero isa sa mga napansin ko kanina before the start of that engagement, yung nangyari kay Kyrie, yung nakakontra, Winter Truncheon din pala. Gana rin pala yung Winter Truncheon pang ano dun sa Petrify. That's right, that's right. Pero ang nangyari doon is wala na yung Winter Truncheon para doon sa Ogi Shadow Kill. Yeah. Kaya din naman nakakuha ng double kill pa doon si Kyrie. Sakto din yung nilakaran. Makikita natin sa Oppo replay na ang pupuntahan doon ni KelVJ is isang shadow na nandun. Yung pinako ni Shadow doon sa taas ni Kyrie at na halos makaupo siya ng kill. Pero maganda yung pagdepensa kasi doon ni Chakno pati ni Renzio. At tira mo kung gaano siya ka-confident, he could have gone out kasi meron pa siyang mga teammate doon sa area. And sabi ni Kyrie, taka na, gawin na natin to. Yep. Subukan na natin kunin yung kill kasi kakayanin naman eh. Malay mo, ma-burst down. Yep. Diba? Pero Onyx, they are making mistakes pa rin kahit papaano, diba? Yep. Nakakita pa rin natin na there is still a chance for Omega to come back from this. Definitely. Yung gold is not... The gold lead is not that high. Hindi malayo na maunahan to ng Omega with just a tower take dito sa may mid at sa may top. Actually, at this point, pwede mo na nga i-consider na even na yung trade-off. Napakalaking factor no nakakuha sila ng kill dun sa may Lord. And this is because of yung over-aggressiveness mula sa side ng Onyx Philippines. Yeah. Nakita natin, duly punished ng Omega Esports. Oh, okay. KelVJ? Pero meron na rin siyang Athena Shield, Athena so the damage not that, hindi na ganun kataas yung damage, rather than Deadly Magic. Athena Radiant ay maganda na para sa side ng Onyx Philippines, si Lunox, tapos Lilia, pati na rin ang Harley! At nahuli na si Baloyski, Baloyski goes down, at eto na si Ryota, gustong-gusto niya na talaga! At magba-back off sila, kasi alam nila, the numbers game, wala sa kanila yung advantage, at si Mycophobia, tatakbo sila, and muntika na silang habulin ng conceal. Kyrie needs to get out. Makakatakas naman siya. Too easy, meron siyang quad shadow, nakita natin ulit na naka-flow naman yung mga lanes ng side ng Onyx Philippines sa may bottom and top lane. Baloyski having to spend yung kanyang flicker dun sa nangyaring skirmish na yon. Kahit pa ginamit yung kanyang flicker, siya pa rin ay napatay ng side ng Omega Esports, so napakalaking factor niyan. At ito yung tag of war na nga natin, Omega Esports na ang abante sa ating laban dahil lang sa kanilang mga pick-offs at again yung kanilang pag-punish. Papalapit na naman tayo sa Omega Esports timing. Ang late game. Uy! Iridon. Uy! Nagamit. Napuwersa agad yung flashes. Okay. Oh! Okay. Oh! 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 Oh!
Oh, inikutan na. Oh, nagkaikutan na. Ito na yung pagi. Yung pagi. Ito, Max. Oh, ito na yung pagi. Tumatakbo na. Si Hito yung nahuli. And that oh is my going. God! Oh, no! Follow-up. No. Yun yung nagiging problema. Yun yung magiging problema. Jack Noo with another miracle play. But still, sayang walang follow-up na nagaganap. What a play. Apat yata yun, no? Apat yun na yakap. Pero mukhang Onyx. Eh, dere-dere-derecho, hinapokus lang sa goal. May Nathan sila. May Nathan sila, kaya nila to. At yung humaharap, uy, nako, nagkahulihan, no? Si Miko Pobia, pati yung ano, si Kupa yung nahuli. Oh my goodness. That was, I would say, Kyrie talaga nagdala nun. And Marky, having the presence of mind na hindi siya nakadikit dun sa kanyang mga teammates, siya lang yung nakalayo eh. Siya lang yung dito naman ni Chakno, kaya napatay pa rin nila si Chakno in time. Marky freely hitting yung Kufra. And again, Ryota, ginagamit yung Yuzong Lord para sa Onyx. Si Renjo nandito sa may gitna. Kinokontrol niya yung limang members dito ng side ng Onyx. Nagwawala na siya. At eto na, tumatakbo na sila. KLVJ, hindi na sila makalapit. The Lord is the main priority for both of the teams. Now, Onyx, nakuha na nila tong Lord. Tignan natin kung paano sasagot yung Omega. And looking at the map, mukhang hindi na ata lalabas muna yung Omega ng base nila. Yes. Try muna nila i-control yung sitwasyon para kahit papaano ay hindi sila mabigla. Pero tignan mo kung paano position si Marky sa si Kyrie sa may mapa. Yep. Just poking. And actually, Torre lang talaga yung kanyang target. Very smart take. Habang si Baloyski sinasamaan yung Lord dun sa may top lane. Ryota naman, I wanna take note as well, Tads and Butters. Radiant Armor ang kinuha ni Ryota, pati Dominance Ice. Gusto niya talagang kontrain yung sustain at yung magic damage ng Omega Esports. Siya lang din kasi yung, ano, yung pwedeng hero na umabsorb ng mga damage output ng Omega. So talagang kailangan niya mag-transition into much, a little bit of a defensive dun sa kanyang Yuzong itemization. Pero makati pa rin kasi yung passive niya eh. May damage pa rin yun eh. So ang kati pa rin na kaya niya pa rin mag-dish out ng damage or kaya niya pa rin makakuha ng kill kahit defensive yung next items nila. Pero I think Onyx, nasa kanila yung momentum ngayon, naghahanap lang sila ng isa pang objective. Pero alam mo, Tads, hindi ko mawari ah. Hindi ko maisip kung gano'ng kataas yung pressure para dito sa mga players na to. Grabe yung pressure eh. Tingin mo, ano yung nangyayari ngayon sa mga utak ng mga player na to? Ang dami niyan. Bukod sa mga plays, ano yung susunod natin gagawin? Ano yung mga... Tingin ko ano eh, parang prevent any kind of errors na lang eh. Last game pati pa. Game 3 pa, so ang taas agad ng pressure. And si Baloyski. Ay, nahuli. Siya ang nabigyan ni Chakno, pero Baloyski, may flaker siya. And holy baptism, mababato ni Miko Phobia, Rafaela. Napaka-snappy talaga nung pag-disengage na itong hero na to. Wala ding deadly magic na available ng time na yun. Chakno, iba talaga. Chakno, game sense. Game sense talaga ni Chakno, tsaka yung kanyang pagkakaintindi dun sa spacing ng mapa. Lalo na pag nakakufra na siya. Very scary. 0-1 and 5. Wow. Para sa may actually low scoring game to, guys. 17 minutes, halos 18 na. 9-7 lang yung score natin. Renjo going up against Ryota, 90 seconds on to the next Lord. That is going to be the second Lord. That is another Luminous Lord. That is a level 3 Lord, ladies and gentlemen. Napaka-importante no si Chakno, yung kanilang main target dito. Kalahati yung buhay ni Chakno, pero mukhang hindi talaga sila mag-re-engage. Si Chakno naman, nag-stretching na. Hindi talaga siya nag-iisip kung kalahati yung buhay niya. Ang kailangan niya dito, isang magandang set sa isang nagmamadaling Onyx PH. Well, yeah. Talagang ano, siya ang mag-set up ng tempo dito sa Omega eh. Since behind sila ngayon, isang magandang setup lang talaga, Rage into Revenge. At kapag nahuli nila si Kyrie, that's already a big thing. Kumbaga parang sagot mo na kaagad yung buong oras na hinintay mo sa loob ng base ninyo. Since the Lord also will going to respond sa next 40 seconds, itong next fight, itong next team fight na to, most probably gonna tell us kung sino yung talagang makakalamang o talagang makakahabol pa sa next few minutes. I completely agree. Sobrang crucial na nung ating level 3 Lord. Bukod sa meron na siya nung talon, meron din siyang mas malakas na rin yung kanyang minibigay na bonus. And more than likely, dahil 18 minutes na, nandito na tayo sa mga TikTok timers kasi 1 minute na kamawawala pag ikaw yung nabigyan. So, nobody can make errors now. At sobrang crucial ng ating susunod na Lord. Gusto ko yung emphasis sa crucial.
Oh, like, wala akong R. Crucial. Kasi totoo naman eh. Critical at crucial yung pupuntahan netong Lord na to. It could mean na matatanggal ng Omega yung pressure sa kanila nila or even win the game. But for Onyx, ito yung pangkumpleto ng Ricardo ng paralo nila eh. Oo. Kaya sobrang importante talaga. Now, we're looking at both teams na sumasayaw dito sa may Lord. Pero tingin ko, nilipat din sila ng priority. Wag uubos muna sila since ito yung time na naging safe yung Omega na lumabas sa base nila since meron silang information na yung Onyx is nag-aabang din sa may Lord area. So take advantage of the time na binibigay dito ng ano, na space ng Onyx. At nag-sway talaga yung mapa dito kung nasaan si Kyrie. At kung papansin ninyo kung saan pupunta, nahuli na si Chakno. Pero masyado talaga makunat. Ryota, Ampage, tumalun na. At eto, nakahuli ng tatlo. Dikit-dikit na nga sila. And that is going to be the Petrify. Oh my God, kasi ito dito nakatakas. Pero si Kenshin doon nang galing sa may pinakalikod. Tignan natin kung paano sila lalaban. Si KelVJ, unti-unting nababawasan. Marky! Grabe yung physical damage. Oh my goodness, Marky dito. Damage output. Physical, pagka nagdikit-dikit kayo sa mga narrow spaces at tinamaan kayo nung Beyblade ng isang Nathan, dikit-dikit din yung bawas eh. Maganda ang wave clear kayo ng Omega Esports. Kaya nilang depensa ito, may Lilia sila, may Ruby DD play. Pero si ito, hindi masyado on point na laman ni Marky! Nakatalon! Unting-unti na lang yung buhay at mukhang ginatgat pa. Marky pa rin ang tatapo sa buhay ni Lunox. Eto, Max. Siya ang natitira. That's meron siya pang clear wave, pero enough. Bayan, eto Max goes again, trying to damage the game, pero Onyx PH win this series.